ngayon sa social media ang insidenteng naganap sa isang restaurant sa Cebu kung saan nakunan ng picture ang isang waiter na di umano'y 2 oras pinatayo ng isang LGBTQIA+ member dahil sa tinawag siya nito bilang sir, bagay na hindi nagustuhan ng customer. Ang nasabing customer ay ang Cebu-based writer at events host na si Jude Bacalso. Humingi ng paumanhin ang dating TV personality at host na si Jude Bacalso matapos niyang mapagsabihan ang isang waiter na inaddress siya bilang sir sa kabila ng suot niyang makeup, damit na pambabae at mahabang buhok. Sa isang post, nilinaw ni Bacalso na hindi niya pinatayo ng matagalang waiter at hindi niya rin ito sinigawan. I did not demand that the waiter stand for the whole length of time as I was explaining my side of the gender sensitivity issue. It was he who chose to stand in front of me as we waited for input from management, who I attempted to contact. It was an honest mistake on his part. There was no malice. I knew there was no malice, so I took it as an opportunity to educate. The supervisor was there when I discussed with the airing staff that perhaps a gender sensitivity seminar would benefit them. Sa sumunod niyang post ay nag-issue na ng apology si Bacalso at sinabi, sana ay na-address niya ang insidente sa mas malumanay na paraan. I made a personal apology to the group present and I requested if I may do so for the concerned waiter. Nakipag-usap na raw si Bacalso sa management ng restaurant. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga staffs at customer na nandoon pero wala ang waiter na involved. My apologies also to the rest of the staff who are disheartened by the way things have escalated, as well as to the customers present at that time. This is a huge chunk of humble pie that I must ingest because I have earned. Samantala, naglabas na rin ng official statement ang Uli Streets of Asia. We have sat down with the server involved and the rest of the team to console and brief them following the altercation. Rest assured that we are educating our people and placing their welfare of utmost priority. He, along with his teammates, have our support. Saad pa ng restaurant, discrimination has no place in our restaurant. Marami tuloy netizens ang napabaliktanaw sa dating statement ni Vice Ganda na isa sa pinakasikat na LGBTQIA+ member sa bansa. Nang sabihin ni Vice na I don't mind kung tawagin akong sir, hindi naman ako na-o-offend yan. Tanong ngayon ng netizens, paano ba dapat i-address ang isang LGBTQIA+ member para maiwasan ang mga ganitong pagkakataon? Share your comments below.